Good day mga bossing, Art on Two Wheels here. So may project bike tayo dito, TMX 155. Gagawin natin siyang cafe racer or bread looking. Under 5,000 pesos lang kung anong mga accessories yung kayang bilhin ng 5,000 pesos mo. So tara, video roll muna natin ang before niya. So ayan, papatulong tayo sa tropa ko na magpabaklas ng mga parts. Boss, di ba basic lang to? Basic, basta wiring. So papawiring sa atin yung sa headlight niya, pati yung sa flasher, tsaka sa taillight. Tapos ito, paparepaint natin, pati ito, tapos yung sa shock sa likod. Nung isang araw, hindi ko na na-video pero pinapalitan na natin ng gulong yan. 3.5x17, harap likod na. Muulan din kasi noon kaya ngayon lang namin itutuloy. Kaya na. Ano ulit yung sa left? Color orange. Tapos sa right? Light blue. Yun po yung sa flasher. Tapos ang ground color blue. That's this one. Bumot na yan. Diba? So after natin lihain, magkuhan tayo ng punas na may soapy na water, tapos linisan natin para matanggal yung ibang residue. So sa tapaludo, binutasan natin siya ulit ng dalawa kasi katama sa upuan tong dalawa na dating butas niya. Ito, binutasan natin siya para mas fit dito sa tail light natin. So ayun ha, nakikita nyo na yung butas. Tapos sa flasher, sa signal light, dito na natin siya ilalagay sa chassis. Anong ginagawa mo dyan, boss? Wirings. Remedyo kasi wala ng mga terminal ang sa battery. Gabi nga yun, no?
Masa na dyan sa harap? Mag-review na lang muna ng wiring ko. Malapit na to. Kaya yan today? Hindi. Ay? Ay? Uy! 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 Ang galing! Ayan, kaka-uwi natin galing Baguio. So, dumating na pala yung fat bar with riser natin. Ang kulang na lang natin dito sa TMX is yung sa visor niya sa harap. So, kabit na natin tong fat bar with riser. So yun pala mga bossing, lahat ng parts and accessories na kinabit natin dito sa TMX155 natin is galing na sa Shopee. Kung gusto niyo din ng gantong build at bibili kayo sa online, sa Shopee or sa Lazada, hanapin niyo yung pinakamura and gumamit kayo ng voucher para makamura kayo. So unahin natin dito sa harap. So dito sa headlight, ang gastos natin dito kasama yung sa taillight niya is 413 pesos. Tapos next is etong sa signal light or sa flasher natin, ang bili natin dyan is 220 pesos, pares na yan hanggang sa likod. Dito sa visor, ang kuha natin sa visor is 391 pesos. Yan, madami siyang katulad pero yung ibang mas mahal siya, so hanapan nyo na lang. Tapos itong sa bar and round side mirror natin, ang kuha natin dito is 180 pesos. So ganyan lang siya, kaliit. Tapos dito sa harap, itong front fender natin, ang kuha natin dito is 276 pesos. Sa ibang shop talaga, mas mahal yan sa Shopee. At tapos yung pinakamahal na nagastos natin dito sa build natin is yung gulong. So yun talaga pinakamadugong gastos dito. So ito 3.5 by 17 siya na dual sport tires. Ang gastos natin dito is 1,994. So yun talaga ang pinakamahal. Next naman dito, itong flat seat natin na classic seat. Ang gastos natin dito is 588 pesos. So, yun nga, madami yung sa shop yan, sa Lazada man or sa Shopee. Madaming kaparehas yan na mas mahal, so hanapan nyo ng pinakamura. So, ito yung pares natin na signal light. So, 220 pesos yung dalawa sa harap tsaka sa likod. Tapos, itong sa tail light naman is 413 kasama sa headlight. Tapos, itong rear fender natin, ang gastos natin dito is 409 pesos. Yun din, sa ibang shop, mas mahal siya. So, hanapan nyo ng ibang shop na pinakamura. Tapos, magagamitan nyo ng voucher. Tapos, dito sa shock natin sa likod, ni-repaint lang natin yan. Red siya dati. So, pati yung sa cover niya sa shock sa harap, ni-repaint lang yan natin. Red din yan dati. Tapos, isa pa pala, dito sa fat bar with riser natin, ang gastos natin sa fat bar with riser is 399 pesos, so pares na yan. I mean, kasama na yung riser niya dito sa fat bar natin, kaya 399 pesos siya. So hindi pa pala tayo nakapagpakabit ng, or hindi pa natin nahihanapan ng mas magandang kabitan ng susi, so ganyan na muna pansamantagal. Tapos dito sa skid plate natin or sa engine guard, nahanap ko lang yan sa garahe namin, so re-paint ko na lang ng black.
Tapos ang pinaka madugo talaga dito is yung sa headlight, magwa-wirings kayo. So gumamit kayo ng test light. Tapos may mga tutorial sa YouTube kung paano mag-wirings ng TMX 155. So madali lang. Lalo na sa tail light, madali lang. So putulin nyo lang or tanggalin nyo lang yung sa pagkakabit niya. Tapos ikabit nyo lang yung bago. Ganun lang. So yung mga ditong parts ay sa chassis niya. In-spray na natin siya so para kuminangki ng siya kahit konti. Pati sa hanggang sa likod, doon banda. So halos yun lang talaga yung nagawa muna natin dito sa TMX 155 natin. Nagtitipid tayo ngayon pero tingnan natin next time. Increase natin na hanggang 10K naman yung budget natin. So yun mga bossing, yung total na nagastos natin sa parts and accessories kasama na din yung paint is magtototal siya ng 4,910. So under pa din siya ng budget natin na which is 5,000 pesos. So sana next time try naman natin palitan yung mga rims, hubs, tapos tingnan natin kung makapag bullet pipe na tayo and mapalitan natin yung tangke ng black or kayo ba kung anong gusto niyong kulay, comment down below na lang. So sa mga gusto pa ng ibang motorcycle content, meron din tayong big bike content dito. Ayan. Nasa last video natin 'yan dito sa YouTube. So pa-subscribe na lang din dito sa channel natin. So yun lang mga bossing, peace out.